everyone! So, welcome ulit sa aking vlog. So, kung mapapansin ninyo, ito ulit yung suot kong damit. Kasi, kung kanina napakita ko na yung ating menu 1 for the Christmas Eve dinner, ipapakita ko naman sa inyo ngayon kung paano namin gagawin yung ating kalyos. So, ano ba yung mga ingredients ng kalyos? Now, of course, we have first, meron dito yung olive oil. Meron tayong red wine, sasamahan natin siya. Meron tayong sausage here. May beef stew, meron beef stock, okay? Chorizo de Bilbao, meron tayo, of course, yung ox stripe na pressure cooker na namin. The tomato sauce, the beef stroganoff, meron tayong garbanzo sauce, meron tayong black olives, onions, garlic. We also have the paprika, yung pinaka-importante rin. The red and the green bell pepper. And of course, ito, kung kailangan lang, wala akong tomato sauce, but just in case na para lang pampapula, naglagay lang ako ng spaghetti. So, tingnan natin mamaya, okay? So, first things first, so we'll start, of course, syempre kailangan man ako ng kalan. So, i-start na natin siya. I have to open this one. Okay, so, painitin muna natin, no? Of course, syempre. Okay, so, yan. Okay. So, painitin muna natin yung kalan. Of course. So, tatlo yung magiging menu ko for today, di ba? For tonight. So, I'll have chicken, baked chicken, and then I'll have kalyos, and then I'll have, pinapakita na rin ni June kanina, no? So, yan yung prepared ko na chicken, no? So, this is a three-part thing. And then, I'll also have later yung, so three-part ito, yung paella, no? Okay. So, first, painitin muna natin siya, okay? And then, kung makita na natin na medyo mainit, so sige, tingnan lang natin, okay. But let's put na the olive oil, okay. So, I'll put the olive oil, okay. So, olive oil tayo. Yan, okay. Olive oil, okay. From the olive oil, okay, so painitin lang natin siya ng konti. Okay, sige lang. So, may apoy na siya. Okay. So, kalyos is a Spanish dish actually, no? So, parang wala lang feel namin lang ngayon na for Christmas, mag-Spanish-Spanish naman kami, no? So, kalyos and paella kami ngayon, okay? So, it's just three of us will be celebrating, but we want it to be extra special because Christmas will always be special because it is the birth of our Jesus Christ, diba? Okay, so, first things first, I'll put, of course, I'll put the onions. Okay, so onions, yan. Onions, okay. Okay, and then, when it's, parang makikita yung translucent na siya, okay, so, medyo, hinaan ko lang ng konti yung apoy yan, hindi masyado, doesn't have to be naman sobrang lakas the apoy, okay, and then, I'll put na the, ito naman yung ating garlic, okay. So, may iba-iba, of course, tayong preference on how we cook this one. So, actually, I've checked in YouTube and there's a lot of recipe on how to do this. So, ito yung oil coming from the, ano naman, from the chorizo de Bilbao. So, para lang parang mas malasa siya, inilagay ko siya saan. Okay? So, let's just mix. Okay? So, yan. Okay? Okay. Okay. So, yan. Okay. And then, after that, I will be putting na the ito yung chorizo. So, yung chorizo, actually, parang pinag-add ko siya. Dalawa to eh. Parang meron na yung nakalagay siya sa pack, no? Na chorizo de Bilbao. And then, there's this, ano, meron na rin pala na nakapack, no? Parang pure foods. So, lagay natin siya dyan. Okay. Kasi kami, gusto namin yung sobrang malaman, no? Ayaw namin na nagtitipid yun. So, lagay natin dyan. Okay. And then, aside from chorizo de Bilbao, meron ako nabiling sausage. So, idagdag na rin natin siya. Okay? So, sige. Actually, parang sa Spanish nga yung dish natin ngayon. Kung mapapansin ko, napansin ko nga, parang kung ano yung nandun mamaya sa paella, yun din yung nandoon sa kalyos eh. Okay? So, sige. So, ano lang natin siya, mixed-mix, no? So, this will parang put in flavor, no? Para dun sa ating kalyos. So, what we are actually cooking at the moment is yung ating kalyos. Okay? Okay, so lagay lang natin dyan. And then after that, I'll be putting na the ox stripe. So ito is malambot na to kasi this was pressure cooked na eh, no? So nilagay na namin siya sa pressure cooker. And actually, panay
parang an hour ata to do para talaga mapalambot siya, okay? So, lagay-lagay lang dyan. Okay. So, ayan. Okay. Okay. So, ito, hindi ka na masyado mahihirapan magpalambot kasi nga, napalambot na natin siya eh, diba? Okay. So, ayan. Lagay-lagay lang. And then, let's put, ano lang, parang, may tawag dito, pepper, no? Kasi nahihilig na kami sa pepper. So, pepper. So, this is black pepper, no? Ground pepper. Ayan, okay. So, depende sa inyo how you want it to be, no? Kung ano ba, gusto niyo malasa or ano. And then, siguro lalagyan ko siya ng magic syrup lang. Ayan, okay. Para pampalasa talaga. Actually, yung ox tribe kanina, nung ginawa ni Papa yung sa pressure cooker, meron na rin siya nung ano, meron na rin siya nun. And then, I'll put the beef stroganoff na, okay? So, dire-diretso na actually ito. Kumbaga, sama-sama na siya dyan lahat, okay? So, yan. And then, if you want it spicy, you can add naman chili. So, again, gusto namin yung maanghang, pero siguro konti lang ilagay ko kasi lagyan na lang ni Hobby ng mas maraming chili. He wants it more spicy, no? Later. Kasi nga, yun nga. I mean, matitikman din kasi ito ng ibang visitor. So, baka hindi naman nila magustuhan kung sobra siyang maanghang, diba? Okay. So, I'll put it there na. And then, I will put na actually the garban sauce, no? Okay? So, ito na yung garban sauce. And then, I'll put also na rin na... Ito, the black olives. Yung black olives, kung mapansin nyo, nilagyan ko na rin siya ng parang sauce niya, okay? And then, from there, I will put na rin some, ito, so yung red bell pepper, let's add it na, add it in na, okay? Ayan. So, the red bell pepper and the green red pepper, para may tulay tayo. And the most important thing, of course, is yung ating paprika. So, ito yung magpapakolor. Doon sa, para to make it, alam mo, paprika, diba, Spanish paprika nga. Parang to make the dish talagang Spanish, no? Okay, and then, I'll be adding na the, this one, the beef stock. Actually, supposedly kasi ang ilalagay namin dito, yung beef stock, no, na galing doon sa pinag-pressure cooker. But, yun lang kailangan nyo bantayan kasi unfortunately, ang nangyari sa amin, yung aming, medyo parang nasunog. So, kailangan talaga bantayan din, no? For some, they wanted parang less yung sauce. But, ako ha, I prefer it na parang saucy, no? So, masos. Okay? So, yan lang siya. So, just, yan. Halo-halo lang natin. Yan. Okay? Yan. So, sama-sama na dyan. And then, from there, I will add in na yung ating, the tomato sauce, no? So, tomato sauce na tayo, okay? The tomato paste pala, I mean, okay? So, i-add ko na siya dyan. Okay? Kasi ang talaga, pag Spanish ang napansin ko, di ba? Even the pasta sa kanila naman galing yung mga, although I'm not so sure kung dun yung spaghetti. Pero, tomato talaga lagi, no? Yung sinasama nila. So, halo-halo lang, okay? And then, if you want it parang medyo red pa, then you can add nga daw the spaghetti sauce. I wasn't able to buy the spaghetti sauce. So, I'm planning, tikman ko lang din muna siya. So, haluin ko muna, no? Tikman ko lang din muna kung kailangan pa ng tomato sauce, no? So, to make it more reddish, no? So, ayan. Ito na siya. Okay. So, I'll taste it lang mayang konti, no? Kung ano yung lasa na nito. I hope that they will like it. I think it's the first time that June will be tasting this, no? The callos. Ako naman, parang there's this one meeting that we had. So, we had a visitor, an expat. And then, our manager at the time from my company brought us to this Spanish restaurant. So, meron to mga cochinillo. And then, there's this eto. So, natikman ko na siya. And nagustuhan ko talaga ang callos, no? So, masarap siya eh. Okay. Sige, so, let's just halo-halo it lang, no? So, halo-halo lang siya. I think I was able to put naman na all the ingredients, no? So, I'll just taste this. Tikman ko kung ano yung lasa niya. Para tingnan ko lang kung merong kulang or meron bang sobra. Or kailangan ko pa bang lagyan siya ng tomato sauce, okay? So, kuha lang ako ng konti. Then, I'll just taste para lang kung may kulang. Dagdagan ko ano. Wait, I think I have to add pa more
Nagdagan ko lang ng ano. I try to add this one. Para mas ready siya. Anong tawag dito? I'll put spaghetti sauce. Para mas maging reddish pa siya. Okay. And then, yeah, I forgot. Okay, I'll add, no? This is something that is unique. I'll add red bell. I'll add red wine. So, thank you to Miss Janice de Belen. Because I saw it in her vlog, na nilalagyan niya ng red wine. So, ako, I'll put din red wine. So, to make it more reddish and para mag-infuse pa siya ng more taste, no? Sa lasa. So, nasarapan daw. Maraming nasarapan. So, let's see, no? Kung ano yung magiging lasa nito. Okay? So, again, I'll get another kasi nailabak ko sa ano eh. So, I'll get another spoon so that I can taste if I need to add something pa, no? Okay. So, wait lang. I'll just taste this na muna. Okay? Okay. Ano ko lang. Siguro add ko lang pa ng more, sige, more tomato paste lang sa tingin ko. And then I'll add, siguro I'll add a pinch of ano lang, para may konting ano, may alat. So, naglagay ako ng Himalayan salt. No? Hinahabol ko lang yung lasa. Kasi yun nga, para syempre tingnan natin kung ano yung, what will be, ano yung masarap. Sa taste buds. So, ako kasi pag nagluluto, I don't have like yung parang, alam mo yung, measured siya. So, I base it sa taste ko, no? Kung ano yung kulang na lang. Okay. Masarap siya. Okay. I think, more ano pa ako? More ano pa? This one. And then, I'll add in more. Ito lang. More ano pa siya. Ayan. Dagdagan ko lang ng more ano pa. More tomato paste. And more of this. Ayan. So, ganun lang. Ako, istansya and tikim. Okay? So, yun ang, that's how I do my cooking. I don't know with you how you do it, but siguro kung makukuha nyo na yung tamang lasa, based from your sukat, that will be, I mean, what will be, I mean, kung ano yung best for, ganun naman tayo, diba? Kung ano yung best sa'yo, then apply it, diba? So, yan. Okay. Masasarap pa na ako sa kanya. Oh. Okay, so tama yung ginagawa ko na I'm adding the salt. The tomato paste makes it more tastier. And then adding this one. Maganda din tong spaghetti sauce na nilalagay ko. Parang sumasarap siya. Okay, so I'm doing it right. Kasi for some, diba, I mean, they add sugar or ano. Ako naman, kasi parang medyo matamis na dito. And then, I'll add pa siguro more ito, black pepper. So, kung makikita niya, red na siya. Ayan, ang sarap, promise. I don't know if, I hope that my father and my husband will like this. But for me, I like it na. Masarap siya. You want to taste it? Sige. Taste mo lang. Okay. Ayaw niya kasi nag-video siya, okay? Okay? So, I think this is luto na. So, later, I'll be showing you na lang pag sinerve ko na siya. Kasi after this, I will be cooking na yung ating paella. Papa, gusto mo tikman? O, hindi na daw. Wala pa. O, sige. So, 2 boys ang pakakainin ko nito. So, I think naman magugustuhan nila to. Kasi first time to for my husband. Ay, sorry. Okay? So, for me, it's masarap na. So, that will be all for now. Bye. And then later, I'll be showing you how I will be cooking naman our paella. So, bye for now. Masarap niya. Okay, bye.